Ayan, tikman natin. Tikman. Hello guys! Ayan, akalain nyo pwede pala itong magamit yung tangkay ng kangkong. So gagawin natin tong ulam. So paano ang proseso? Ayan, ipapakita ko sa inyo una. Ayan, hiwain nyo siya ng maliliit. Ayan, ganyan lang po ang paghiwa niya, yung cubes. Tanggalin nyo yung mga ugat-ugat. Ayan. Tapos, ayan, ibababad nyo siya sa tubig. Ayan, babad nyo muna sa tubig para hindi siya mangitim. Ganyan po. Ayan, pag nahiwa nyo na siya, ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na magkasama-sama. Ayan guys, pagkatapos na natin ibabad sa tubig, ginugasan ko na siya ng 3 beses. Malinis na yung ating tangkay ng kangkong. So ang gagawin natin, nagpainit tayo ng mantika. Yung pinagpirituhan ng tokwa, ayun ang gagamitin kong mantika. Ayan. Una natin gagawin, igigisa natin ang sibuyas. Una natin gagawin is sibuyas muna. Ayan, igisa natin siya hanggang sa mag-brown siya. Hayaan nyo lang siya mag-brown. Tapos, isunod natin ang kamatis. So, isunod natin ang kamatis. And isama na natin ang bawang. Isangkutsan nyo lang mabuti. Then, ilagay na natin itong tangkay ng kangkong. Ilagay natin yung tangkay ng kangkong. Luluto kayo niyan, bababad niyo muna sa tubig para hindi siya mangitin. Tapos ugasan niyo ng 3 beses. Ayan. Maglalagay tayo ng mga pampalasa katulad ng chicken powder. Ayan, chicken powder. Paminta. At syempre, asin. Ayan nyo lang siya masangkot siya guys para talagang manuot yung lasa niya. Tapos, mag-additional tayo ng oyster sauce guys. Oyster sauce maglalagay tayo. Ayan. Hinaan nyo lang yung apoy nyo, medium. Ayan. Medium lang yung apoy para hindi siya masunog. Hayaan mo lang siya mag-isa. Ayan. Takpan muna natin, guys. Takpan muna natin ng 5 minutes. 5 minutes later. Yan, after 5 minutes guys, yan na siya.
Ayan. Maglalagay tayo ng kalahating basong mainit na tubig, guys. Mainit yan. Kalahating basong mainit na tubig. Tapos maglagay tayo ng isang kutsarang asukal. Asukal. Ilagay na natin yung piniritong tokwa. Ayan, tokwa po yan. Optional lang po ito kung gusto nyo po giniling ang ilagay nyo or baboy. Pag sa may budget, pwedeng baboy. Kasi kami walang budget, kaya tokwa po ang nilagay ko. Ayan. Tapos ilalagay natin yung sesame seed. Ayan. Sesame seed lagay natin. So, takpan natin. 5 minutes luto na po yan. Ready to serve na. Ayan. 5 minutes later. Ayan. Balikan na natin after 5 minutes, guys. Ayan, tikman natin. Tikman natin. Lami-lami. Ang sarap. So, ayan po, guys, ang aking finished product, tangkay ng kangkong. So, magagawan pala ng paraan iulam, lalo na sa mga bata. Sana may natutunan kayo, guys. Napakasarap po niyan. Gayahin niyo po iyan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit notification bell. Maraming marami pong salamat, guys. Napakasarap. Yummy! Kainan na!